Yakap-yakap ni Jacob ang anak niya habang nakatingin sa akin. At least, ngayon alam niya na ang nangyayari, na mali na siya nakinampihan noon, wala siyang kaalam-alam na nasasaktan na ang anak niya, hindi nga sinasaktan ni Crystal ng physical pero iba ang sakit pag emotional na. Nagkaroon ng lagnat ang anak ko dahil sa stressed at kakaiyak, masyado inisip ng anak ko ang nangyayari, grabe ang impact ng sakit na binigay niya sa anak ko. Mabuti na lang, andyan ang parents ni Jacob kaya naman nalinawan na siya sa totoong nangyari. And that woman, I thought she was my best friend, pero bakit niya ginagawa yun sa anak ko? Sa unang kita ko pa lang sa kanya iba na ang pakiramdam ko, para bang alam na alam niya ang mga nangyayari sa akin na hindi ko maintindihan. Mahal na mahal mo kami daddy, umiwas na ako ng tingin sa kaniya at tumayo ako. Oo naman, mahal na mahal ko kayo, I froze, no? Sinabi niya lang yan dahil sa tanong ng anak namin, hindi ganito, hindi niya ako mahal, hindi ko alam ano na mayroon sa kanila ni Crystal, iiwasan kong umasa, iiwasan ko ang mga bagay na makakasakit sa akin, ang anak ko lang, 'di ba? Naghintay ako sa kaniya noon ng ilang araw, hindi man matagal pero sobrang nasaktan ako, dahil sa akala ko iniwan na nila ako ng anak ko, hirap na hirap ako, hindi ako makakain, hinang-hina ako at puro pangalan niya ang binabanggit ko. Pumasok ako sa loob ng kwarto at huminga ng malalim, pumunta ako kay inay na ngayon ay malinis, hindi ko alam sino naglilinis nito. Ngumiti ako papunta dito at saka hinaplos ang cremate jar, inay, ayos na po ako sa buhay ko, mahinang sabi ko, kasama ko po ang anak ko, dapat kontento na ako pero bakit pakiramdam ko hindi, may kulang, alam ko kung sino kulang, pero alam ko naman na hindi na siya mapupunta sa akin, tumulo ang luha ko, gabayan mo ako inay pakiusap, mahinang sabi ko. Pinunasan ko ang luha ko, hinalikan ko ang cremate jar at saka umalis doon, pumunta ako sa kama, hindi na ako nakapagtrabaho ngayon dahil kailangan ako ng anak ko. Bukas kailangan ko tuparin ang gusto niya na aalis kami, maglilibot kami. Sa ngayon ay kailangan niya muna mamahinga dahil baka mabinat to. Bumukas ang pinto at nagulat ako nang makita ko ang anak ko. Ngumiti ako pero nawala ang ngiti ko nang nakita ko kasunod si Jacob. Mommy, excited na ako bukas, kaya po magre-rest today para bukas po may energy ako. Oh, come here, tumakbo to papunta sa akin at agad kong binuhat, sinandal ko ang likod ko sa pader sa kaniyakap at kinandang ang anak ko. Saan mo ba gusto magpunta bukas? I asked him. Mommy, mall po, I want to buy a toy in Toy Kingdom, I want to play in arcade, Mommy, napatango ako dito, Mommy, Jollibee too. No, sabi ng doctor, need mo ng mga healthy foods, ngumuso ito sa akin, just one piece of spicy chicken, napabuntong hininga ako at mukhang wala na akong magagawa. Fine, suko ko dito at napasuntok pa to sa hangin na kinatawa ko. Hinalikan ko ang buhok nito, nakahiga lang kami sa kama, si Jacob naman ay lumabas ng kwarto, hindi naman siya sinundan ng anak namin dahil mahigpit ang yakap nito sa akin. I am so happy mom. Hindi naman pala totoo sinasabi ni Tita Crystal, tayo pa rin family ni Daddy, ngumiti lang ako at hindi sinagot to. Maiintindihan mo din lahat, anak, mahinang sabi ko dito. Ako, hindi na ako maghahanap ng iba, ang anak ko na lang ang aalagaan ko, hindi ko kailangan ng lalaki, ibibigay ko ang atensyon ko sa anak ko, lahat-lahat, kung sakali man mag-asawa si Jacob, ako pa rin ang hahanapin ng anak ko, magkakaroon siya ng stepmom pero ako pa rin ang hahanap-hanapin ng anak ko. Lumabas ako para magluto ng pagkain, naiwan ang anak ko na natutulog sa kama at nagulat naman ako nang makita ko si Jacob sa kusina na tahimik na nanonood ng YouTube. Bakit iba ang lasa, hindi ganito ang lasa noon, is he cooking? He's wearing a boxer and black muscle shirts and apron. Nagulat ako nang itapon niya ang pagkain, what are you doing? He glanced at me with his widened eyes, you are wasting a food. Mabilis niya tinago sa likod ang plastic kung saan niya tinapon ang pagkain na niluto niya. I am just trying to cook something, excuse me, malamig na sabi ko at agad siya umalis doon. Kumuha ako ng pwedeng lutuin sa ref, hinanda ko to at nagpa siyang magluto ng tinola, hinugasan ko ang manok at saka hiniwa-hiwa to sa saktong parte. Kumuha ako ng gulay para ilagay dito, mabilis ang bawat galaw ko habang siya ay nanonood lang. Natapos ko ang pagluto ko at saka binaba sa mesa yun, nakapagsaing na din pala siya at iniwan ko yun sa mesa para puntahan ang anak ko. Kanina pa siya tulog at bumabawi pa ng lakas, ilang araw pa naman to na confined sa hospital kaya alam kong pagod ang anak ko.
Handsome, mahinang tawag ko dito, you should eat, nakangiting sabi ko dito. Tumalikod sa akin to na kinatawa ko, hinalikan ko to sa pisngi at bahagyang kiniliti. Mommy, natatawang tawag niya sa akin, let's eat na para makainom ka ng gamot para mas marami kang lakas bukas. Agad siyang bumangon na kinatawa ko at hinalikan ang labi ko, binuhat ko siya at pumunta ako sa kusina. Si Jacob ay inaayos na ang plato at naglagay na din ang kanin sa isang malaking plato, naglabas siya ng bowl para sa anak namin. Nilagyan ko ng kanin yun at sabaw, hiniwa-hiwa ko ang gulay at hinalo sa kanin niya, naglagay ako ng manok sa plato ko at saka hinimay-himay to, hinalo ko lahat sa kanin niya yun saka pinalamig na kumain ka ng marami ha. Yes po mami, nakangiti akong tumingin dito, nang malamig na ay ako naman naglagay ng kanin sa plato ko, nagsimula na ang anak ko na kumain sa tabi ko. Tahimik lang kami sa mesa na kumakain na tatlo kahit ang anak ko ay tahimik na kumakain sa tabi ko hanggang sa maubos niya to, siya pa nagdala sa akin ng gamot niya. Agad ko siya pinainom at saka binalik sa dati ang gamot niya. Galing naman, thank you mommy, masayang sabi niya sa akin. Nanonood lang kami ng TV, nang bandang gabi ay mabilis lang to makatulog pagkatapos na uminom ng gamot, nandoon kami sa sofa kaya naman binuhat ko na to saka pumasok kami sa kwarto namin. Hinalikan ko sa noo ang anak ko, I love you, handsome, mahinang bulong ko dito. Kinabukasan ay excited ang anak ko na lumabas para mamasyal, hindi kami nagpalim kay Jacob pero nakita niya ang pag-alis namin ng anak niya, binibigay nito sa akin ang kanyang ATM pero hindi ko tinanggap dahil may pera akong dala, may sasakyan kami, may driver, of course security, hindi papayag yan nang wala kaming security. Where do you want to go, mall, masayang sagot niya sa akin. Sa labas pa lang ng mall ay nagtatalo na ang anak ko sa sobrang saya, hawak-hawak ko ang kanyang kamay at inikat ang mga mata ko sa paligid. This is my second time here, sana naman hindi ako mahirapan maghanap dito kung saan ang arcade, dahil Diyos ko, wala akong alam dito. Sa Toy Kingdom agad kami dumiretso, sinundan ko ang anak ko at nakita ko siya may isang kama na sasakyan doon, agad siyang sumakay doon at saka nahiga na kinatawa ko. Do you want that? I asked him, medyo mahal at buti na lang malaki-laking pera ang nadala ko para sa anak ko. Kailangan ko din naman bumili ng cellphone para naman makontak ko si Ate Yvonne para bukas. Mukhang kailangan ko na din naman ang cellphone, hirap kasi nang walang ginagamit, sa lugar namin sa Tagong Resort, hindi naman masyadong kailangan yun dahil walang signal, kahit papano ay safe doon, umulan man o ano. Binili ko ang gusto ng anak ko, hindi ko alam anong eksaktong address ng village kung saan kami nakatira. Huminga ako ng malalim, ako na, nagulat ako nang makita ko si Jacob, what are you doing here, he took my ballpen and paper. Siya nagsulat doon ng address namin at magbabayad na sana pero bayad na kumunat ang kanyang noo dahil doon. Saan ka kumuha ng pera, hindi ko siya sinagot. Bakit ka nandito, baka pagkaguluhan na naman kami, kitang kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Inirapan ko ta at saka binuhat ang anak ko, iniwan ko siya sa Toy Kingdom at saka tinuro ng anak ko kung saan kami dapat pumunta. Alam na alam mo ha, opo, noon po dinadala ko nila Tita Polet, masayang sabi niya at hinalikan ko siya sa labi. Galing naman ang handsome na yan, nakakabisado ang daan, he giggled. Bumili ako ng card at saka nil Odin yun, hila-hila ako ng anak ko, isang basketball na pambata, agad siya tumuntong doon at tinuro sa akin kung saan dapat ko e-swipe ang card. Nagsimula na agad siya maglaro, nakakatuwa ang batang to dahil seryosong seryoso siya naglalaro. Natawa ako ng mahina dahil parang naiinis siya pag hindi pumapasok ang bola sa ring. Mom, stop laughing, kinagat ko ang ilalim ng labi ko at muling ini-swipe ang card para makapaglaro ulit. Pigal ang tawa ko na pinanonood ko siya, go handsome, you can do it, masayang sabi ko dito. Sa susunod ay sunod-sunod na pumasok sa ring kaya naman hindi na siya mukhang naiinis, tawa ako ng tawa dito at agad hinalikan ang labi nito dahil naging MVP pa. Ang galing naman ni Handsome, niyakap ako nito sa leeg. Galing po nang nag-cheer sa akin, natawa ako dito. I realized na mahilig ang anak ko sa mga sasakyan, naglaro siya sa motor habang nakatingin sa screen, kayang-kaya niya kontrolin ang kanyang sasakyan at parang nasa daan siya. He loves motor and car, ngumiti ako dito, kailangan ko na talaga magtrabaho, gusto kong bilhan ang anak ko ng kotse na totoo, gusto ko mag-ipon para sa 18th birthday niya ay meron siya. Kahit matagal pero alam kong hindi biro ang presyo ng kotse, yes,
Malakas na sigaw niya at doon ko lang nakita na siya ang nanalo. Kinuha niya ang maraming tiket na lumalabas sa baba, binigay niya sa akin yun at siya na may hawak ng card habang ako ay nanonood lang sa kaniya kung saan niya gusto maglaro. Nakakatuwa talaga, ang galing ng anak ko, kaya naman ang tanghal iyan na ay inaya niya na ako sa Jollibee. Bumaba kami sa elevator, marami akong tiket na hawak. I will give this to Brooklyn, mommy, she wants a big teddy bear, kulang pa tiket niya, napatango ako sa anak ko dahil sa kabaitan nito. Bait naman, pumunta kami sa Jollibee at agad umorder ng pagkain, tig-dalawang spicy chicken kami na inorder at isang rice dalawang large coke at naghanap na kami ng mauupuan namin. Agad namin nilantakan ang pagkain, humikab na siya at halatang antok na, alauna na din kasi at late pa kami kumain ng lunch. Pero mukhang hindi niya iniinda ang antok, kaya naman natapos kami kumain ay pumunta na ako sa taas para makabili ng cellphone. Hindi kamahalan na cellphone ang binili ko at binuhat ang anak ko, bumababa ako ng hagdan ay naramdaman ko na ang malalim na paghinga ng anak ko. Huminga ako ng malalim at saka lumabas na ng mall, huminto kami sa exit para hanapin ang sasakyan na sinakyan namin. Nagulat ako nang may humintong sasakyan sa harapan ko at bumaba ang window, I saw Jacob there. Get in, wala akong choice kung hindi pumasok sa loob dahil wala naman kaming masasakyan. Humikab ako at saka inayos ang paghiga ng anak ko sa braso ko. You buy a phone? He asked, yes, I need Ate Yvonne number. Magtatrabaho na ako bukas sa hotel ni Kuya Lysander. Sagot ko dito, binigay niya sa akin ang cellphone niya na kinagulat ko, save your number and find Ate Yvonne number, agad kong kinuha yun. Binuksan ko ang cellphone na hawak ko, at saka binuksan ang cellphone, kinuha ko ang pangtusok sa gilid saka in-insert ang SIM doon. Hinanap ko agad ang settings, and SIM, doon kinopya ko ang number ko, I saved my number. Dinala ko sa contacts at agad ko kinuha ang number ni Ate Yvonne, ni Tita at Paulette, binalik ko sa kaniya ang cellphone niya at saka nilagay ko sa bag ko ang cellphone ko. You should open your Facebook account, my forehead creased. I don't have Facebook account, you have, I know your email and password. Napatingin ako sa kaniya dahil doon. Nakarating kami sa bahay at andoon na ang isang box na sa tingin ko ay yun ang binili namin ng anak ko. Binuhat ko ang anak ko saka pumasok sa loob ng gate, nauna akong pumasok sa loob ng bahay at agad dinala ang anak ko sa kwarto. Tulog na tulog to kaya naman binuksan ko na ang aircon, pinunasan ko ang pawis nito. Kamukhang kamukha niya talaga ang ama niya at nakakatuwa talaga siya, lumabas ako at ngayon ay binubuksan na ni Jacob ang box, inayos niya yun at saka dinala sa tabi ng pinto ng kwarto namin ni Cholo. Maya-maya ay may dumating ulit na box pero mas malaki to, pinanood kong buksan niya at nagulat ako dahil parking lot na pambata to. Inayos niya yun sa tabi ng pinto ng kwarto namin. May harang to na parang parking lot talaga, tapos nasa sarado at nabubuksan to pag tinaas baba ang nasa gilid. Inalis namin ang sasakyan doon at saka eto ang inuna, pinasok namin ang mga sasakyan ni Cholo sa loob at nagkabanggan pa kami ni Jacob, sorry. Ayos lang agad akong lumayo sa kanya dahil doon, umupo na ako sa sofa at saka nagsimula na i-open ang cellphone ko para i-text si Ate Yvonne. To Ate Yvonne, Ate, I will start tomorrow for my work, I hope, open pa ang offer sa akin ni Kuya Lysander, thank you. Hindi agad to nakapag-reply, nagulat ako nang agawin ni Jacob ang cellphone ko. Bakit ba, I will open your Facebook account, kumunot ang noo ko. Hindi naman kailangan na, inabot ko ang cellphone ko pero napaupo siya sa sofa kaya naman na out of balance ako at nagkalapit ang katawan namin. Pareho kami napatitig sa isa't isa pero agad akong lumayo dito. Here, inagaw ko ang cellphone ko, tignan ko ang Facebook account ko, Chloe Evangelista. Display profile ko ay si Jacob at ang anak namin, mukhang kapapanganak ko palang kay Cholo dito, pinindot ko to and I saw the comments and likes. Congrats, Chloe and Jacob, best wishes, congrats, Cholo, ikaw na talaga, congrats, mahihilig tayo sa bata, comment ni Gail to at maraming reaction. Huminga ako ng malalim, ang cover photo ko ay ako at si Jacob na sagad ang ngiti, nakatingin siya sa akin na parabang ako ang pinakamagandang babae noon. Nanginginig kong pinindot ang photos ng Facebook ko. Puro kami ni Jacob at ang anak namin, tumulo ang luha ko habang iniisa-isa ko ang picture.
What is this? Nagulat ako nang biglang nang inig ang tuhod ko at umupo ako sa sofa, huminga ako ng malalim at saka pinunasan ang luha ko. Bakit ganito? Tak ang tanong ko, kung iniwan kita para sa ibang lalaki pero bakit ganito? Nanginginig na tanong ko, halata namang mahal na mahal kita pero bakit ganito? Hindi ako makapaniwala, paano kita iniwan, paano ko kinayang iwan kayo ng anak ko? I don't know, ikaw lang makakasagot niyan. Huminga ako ng malalim at hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Tama siya, ako lang makakasagot ng lahat, ako lang. Tumayo ako at saka lumabas ng pinto, pumunta ako sa garden at saka sinapok-sapok ang ulo ko. Makaalala ka na, please mahinang sabi ko, gusto ko malaman ang totoo. Gusto ko malaman kung bakit iniwan ko ang mag-ama ko, kung bakit ko sila pinagpalit sa lalaking yun, naiinis na sabi ko. Bakit ba ayaw mong makaalala, sigaw ko sa sarili ko. Chloe, hinawakan ni Jacob ang kamay ko, don't force yourself, baka ano mangyari sayo, tinulak ko siya palayo sa akin. Wala kang pakialam, galit na sabi ko dito, wala ka na dapat pakialam dahil sinaktan kita, huwag ka sa akin maging mabait. Umiwas sa akin to ng tingin, huminga to ng malalim at ako ay umalis doon, pumasok ako sa loob at dumiretso sa kwarto kung nasaan ang anak ko na mahimbing na natutulog. Inisa-isa ko ang mga pictures ng account ko, hanggang sa makarating ako sa dulo. Jeremy, magkasama kami at mukhang bata pa lang ako dito, nasa isang ampunan kami at nakasuot ng high school uniform, ibig sabihin, magkaibigan kami, siya ang lalaking sinamahan ko at iniwan ang mag-ama ko para sa kaniya. Pero bakit wala akong maramdaman kahit katiting na pagmamahal sa kanya? Hindi ako galit o ano, pero wala akong nararamdaman na pagmamahal na nararamdaman ko kay Jacob, kaya paano ko siya sinamahan at iniwan ang mag-ama ko para sa kanya? Sunod na pictures ay nasa library ako at sagad na sagad ang ngiti ko, maganda ang ngiti ko habang may hawak na isang libro doon, hinaplos ko ang mukha ko at nilipat sa iba, sunod na picture na may caption, I said, yes, nakahalik si Jacob sa pisngi ko, may picture na kasama ko si Jacob sa ampunan at kasama ang mga bata, meron pa, sa ibang lugar at mukhang date namin, ang dami naming picture na dalawa, and I was just 18 when I got pregnant, I was 19 when my cholo came, am I right? Tinakpan ko ang bibig ko, hindi ko alam ano ang gagawin ko, paano ko maalala ang lahat, wala ngang chance, kaya paano ko aalamin lahat, Chloe, pinunasan ko ang luha ko. Nagawa ko ang bagay na yun, iniwan ko ang anak ko para sa isang lalaki, wala akong kwentang ina, iniwan ko ang anak ko dahil doon? Can we talk? Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto ng kwarto, tumingin ako sa kaniya at ngumiti. Are you okay? Nagulat ako sa tanong niya sa akin. I am not. Okay, hindi ako magiging okay hanggang hindi ko nalalaman ang lahat ang totoong nangyari. Why are you asking? Narinig ko ang tawag ng anak ko kaya naman agad kong tinalikuran to, pumunta ako dito. Yes, handsome, nakapikit pa rin ang mga mata nito, huminga ako ng malalim at saka naupo na lang sa tabi nito. Hindi ko na sinulyapan si Jacob, tinawagan ko na si Ate Yvonne, ako na maghahatid sa'yo bukas, ako na din magtuturo sa'yo kung ano dapat gawin mo. Doon ko siya tinignan, paano ang anak natin, baka hanapin ka ni Cholo. Mas hahanapin ka niya, kaya baka isama ko din siya bukas para makita niya na hindi ka pwede sa araw, napatango na lang ako dito. Salamat, mahinang sabi ko dito, narinig ko ang pagbuntong hininga nito, natulog na lang ako sa tabi ng anak ko, nagising ako ay wala na ang anak ko sa tabi ko, sa paglabas ko ng pinto, doon nakita ko ang anak ko na tuwang-tuwa sa binili ng daddy niya. Mommy, look, pinakita niya pa sa akin kung paano magtaas at bumaba ang harang sa parking lot. Wow, ang galing naman, pumalakpak ta at saka kinuha ang motor niya. Sinakyan niya to at saka nag-drive na, mabuti na lang dahil dahan-dahan lang ang andar ng sasakyan na to kaya hindi siya tatamba. Pumunta na ako sa kusina para makapagluto kami ng hapunan. Dahil marami pang ulam na natira ay napagpasyahan ko na magsaing na lang. Narinig ko ang sigaw ng anak ko sa labas kaya naman naglakad ako papunta sa labas ng kusina, at kaya pala masaya dahil may fast food na si Jacob. Binuksan ni Jacob ang isang tray kung nasaan ang lasagna, binigyan niya ng spoon ang anak niya at agad sinimulan lantaka ng bata yun. Napangiti ako sa nakikita ko, dahil maayos na talaga silang dalawa, dahil sinusubuan niya ang daddy niya, hindi ko alam kung iistorbohin ang dalawa o hindi, bumalik ako sa kusina at saka inayos na ang rice cooker. Iniwan ko na to at saka pinuntahan ang anak ko na ngayon ay kalat-kalat na sa mukha ang pagkain.
Mommy, eat, agad ako nito sinubuan at napangiti ako sa kaniya, ang bait naman. I love you more, hinalikan ko ang noo nito. Kumuha ako ng garlic bread at saka kinain yun, tumingin ako sa TV dahil may isang primetime na palabas doon. Inayos ko ang buhok ko, minsan sinusubuan ako ng anak ko na agad kong tinatanggap. Pinaiinom din ako nito at pansin ko ay sunod-sunod na ang subo nito sa akin kaya napatingin ako sa kanila. Tumawa sila mag-ama dahil sa paglingon ko at hindi ko alam kung bakit why. Mom, that was from mouth po, ngumiti ako dito. So, ayos lang yun, hinalikan ko ang labi nito, I love you. Daddy loves you, too, nagulat ako sa sinabi at hindi ko nilingon si Jacob dahil hindi naman ako aasa dito. Tomorrow morning, I was shocked when I saw my son and his dad in the kitchen, maayos na ang pagkain at mukhang ako na lang ang hinihintay nila. Mommy, good morning, my baby went to me, he gave me a morning kiss that made me smile, I glanced Jacob, smiling a bit while looking at us, anong mayroon, they woke up in 7 in the morning instead of 8 in the morning. I am wearing a hotel manager uniform, long sleeve and fitted black skirt with slit sa magkabila, Ate Ivan gave it to me last night, with Kuya Lesander. Sinabi na din ni Jacob na siya maghahatid sa akin with my son, hindi naman na ako nakasagot dun and I want that. Good luck to your first day of school, Mommy. Umupo na ako sa isang pagitan kung saan nakaupo si Jacob. Thank you, handsome. Kay Mama and Papa mo muna ikaw, okay. Your dad and me has a work to do, I understand na, Mommy. Daddy told me na earlier and I am so excited to see you wearing your beautiful uniform. Hindi maiwasan matuwa sa lumalabas sa bibig ng anak ko, kaya tumingin ako kay Jacob na nakatitig pala sa akin kaya naman unti-unti nawala ang ngiti ko. Umiwas ako ng tingin sa kanya saka ginulo ang buhok ng anak ko. We prepared a lunch for you, Mommy, really, he nodded. Dad and me cooked this, mamaya mo nabuksan sa lunch, it's surprise po, tuma NGO ako dito na natutuwa. Nagsimula na kaming kumain na tatlo, napadami ang kain ko dahil alam ko mapapagod ako ngayon dahil bago-bago ako, but I am trying my best today in my work, hindi ko bibigwin ang Kuya Lesander at Ate Yvonne. Nakakahiya naman kung magiging VIP pa ako dun because I am Cholo mother. Hinitid muna namin sa mansion kung saan nakatira sila Tito Stanley, Tita oldest brother, at nagulat din ako kasi sila Kinley ang sumalubong sa akin kasama ang anak nito. Hello, nahihiyang bati ko dito, kasing tanda lang nito si Cholo ko, halos magkasing tangkad din, humalik na ako sa labi ng anak ko para magpaalam at ganon din si Jacob. Bye-bye Mommy, I will miss you po, I waved at him. Ang sarap umuwi at umalis kung ganito ba naman ang sasalubong sayo, at ganito ba naman ang huling makikita mo bago pumasok sa trabaho. Pumasok ako sa sasakyan ni Jacob at binuksan ko ang cellphone ko, agad ko din tinago sa bag ko. May isa kong dalang paper bag kung nasaan ang tumbler at ang lunchbox ko na pinadala ni Cholo sa akin. Sa buong biyahe ay tahimik lang kami ni Jacob, wala kahit isang nagsasalita sa amin, hanggang sa makarating na kami sa isang malaking hotel. Nauna akong bumaba at sumunod si Jacob, binati si Jacob ng mga tao doon at ang iba ay napapatingin sa akin, may lumapit sa aming babae. Pakitawag ang mga employees doon tayo sa front desk lahat, the woman nodded. And glanced at me also my uniform, we went in the front desk, iba ang uniform ko sa kanila, tahimik lang ako sa tabi ni Jacob habang ang iba ay napapasulyap sa akin at may mga bulong-bulong pa. Kuya Lesander made an announcement for all of you, right, the previous hotel manager are already signed, Kuya Lesander signed her as your new manager and I want to introduce all of you your new manager, hindi ko alam paano ipapakilala ang sarili ko dahil kinakabahan ako. Nilakasan ko ang loob ko na pumunta sa gitna, good morning, my name is Chloe Evangelista, your new manager and I hope we can be friends, pumalakpak silang lahat at tumingin ako kay Jacob na ngayon ay nakatitig pala sa akin. Pumunta kami sa office na para sa akin, pinakita niya sa akin ang mga files at report ng previous manager at napatango ako, kailangan ko galingan sa pagtatrabaho dito, ayokong mapahiya. Halos hindi ako iwan ni Jacob sa office dahil kinakabisado ko pa ang ginagawa, unang araw ko pa lang ay nakatanggap na agad ako ng reklamo kaya naman lumabas ako para puntahan yun. Sa hotel restaurant, may isang babaeng naka-bathrobe doon na kung duru-duruin ang waitress na naiiyak, tumingin ako sa bathrobe niya at mukhang nabuhusan ng juice. Lumapit ako doon at agad hinawakan ang kamay nito para pigilan siya sa pagpapahiya sa employee niya.
And who are you? Oh, the manager, I smiled at her. Good morning, ma'am, I am here for the trouble. Yes, this woman is clumsy. You see, I brought this in Paris. I didn't use your cheap bathrobe here. Tapos babuhusan niya lang ako ng juice. I glanced the waitress. Ma'am, I am sorry. Hindi ko naman po sinasadya. Natatakot po kasi ako sa sigaw niyo kaya natataranta po ako. So, ako pa ang sinisisi mo sa katangahan mo. What a cheap waitress. I glanced our customer. Kindly say sorry to our waitress. Her eyes widened because of what I said. Yes, what, are you kidding me? Tumitig ako sa kaniya ng malamig. Your bathrobe seems expensive, she smiled sweetly, but your attitude seems cheap. What, umayos ako ng tayo, we are sorry for the trouble but I am not tolerating that kind of attitude. My employee was scared because you raising your voice that made her nervous, plus, you even put a finger in her forehead because of the small problem. So, I am the manager, I am sincerely apologize ma'am, I vowed to her a bit, you are impossible. Now, say sorry to my employee or we are going to sue you for crossing the law. Her eyes widened because of that. Are you blackmailing me? Kilala mo ba ako? My employee is a human also like you, but she is more human than you. You are rich and educated person but why are you abusing it? I looked at her, coldly, you are not well-mannered, ma'am. Akmang sasampalin ako nito ay nagulat ako ng may ham attack sa akin, Jacob. Kahit ako ay gulat na napatingin doon. I saw Jacob, he was staring the woman coldly and what I stared the woman, she is smiling sweetly when nothing happened. You hear the hotel manager, say sorry to her and the waitress, her eyes widened. Because of that or should I call Jude, taas noo akong humarap dito, what? Huminga ako ng malalim, mukhang wala din siyang choice dahil nandito si Jacob, mukhang magkakilala silang dalawa. I am sorry waitress, tumingin ako sa waitress at pinunasan nito ang luha niya, I am sorry, Chloe, my eyes widened and she smiled at me. Long time no see, my dear friend, what, she laughed, sweetly. Hindi ka pa rin nagbabago, you will stand for the right like what you did for me years ago, my forehead creased and she pulled me for a hug, I heard you were suffering amnesia, bahagya akong lumayo sa kaniya, sorry but. She gave me her phone, video ang pinakita niya sa akin, happy birthday, Chloe, happy birthday, Chloe, happy birthday, happy birthday, happy birthday, to you, I glanced at her. Belated happy birthday, my best friend, my tears fell. What, I glanced Jacob, sorry, but she asked me favor to prank you, you can't remember her and she's influencer, my forehead creased. I am vlogger now, say hello to my camera, she pointed the camera in one side. Sorry ma'am, napagutusan lang, the waitress said. I wiped my tears, iba ang pakiramdam ko unlike kay Crystal, ang gan ang pakiramdam ko sa kaniya at mabilis ko siyang niyakap. Gosh, I missed you, she whispered, hindi ko alam ang pangalan mo, she chuckled. Bakit ganito, ibang iba, Crystal is one of my best friend, right? Or dahil ginagano niya ang anak ko kaya masama ang pakiramdam ko sa kaniya. I am Crystal, humiwalay ako sa kaniya pero humagalpak siya ng tawa. Napamaywang ako sa harapan niya, hindi ko din maiwasan matawa dahil sa kagaguhan niya sa akin. Mukha mo, mukhang ayaw mo kay Crystal ha, bakit nakita mo na ba ang kulay ng budi? Umirap ako dito at tumingin kay Jacob. What is her name? I asked him, Emmeline but you are calling her Emily. Napatango ako dito at saka tumingin sa kaniya. I am your photographer before, pumunta kami sa office at may ilan na bumabati sa amin, umupo agad siya sa sofa at ako naman umupo sa tabi niya, pwede ka na umalis, Jacob, okay naman na ako dito, sagot ko dito pero umiling lang siya sa akin. I made promise to our son that I won't leave you today, he is worried about your first day, napatango ako dito at wala na akong choice kung hindi hayaan siya. Asus, dinailan mo pa ang anak nyo, kahit noon naman, pupunta ka sa Star University sabi mo dadalhan mo lang si Miss Yvonne ng lunch niya pero dumidiretso sa building namin, napatingin ako kay Jacob na ngayon ay umayos ng upo, galawan mo nga naman, Jacob Sarmiento. Humagalpak to ng tawa at ako ay ngumiti lang, hanggang alaala na lang ang lahat pero wala naman ako maalala kahit ano tungkol sa amin ni Jacob. Tapos tuwing sinasamahan mo ako, kung makabakod ka wagas, wag lang ako maaga ng iba sa kaibigan mo, hindi ko alam kung sasali ba ako sa usapan nila o ano. Oo, eto namang si Chloe, tiwalang tiwala kay Crystal, nakakainis,
Tapos noong sabihin ni Crystal na sinasabi sa kaniya ni Chloe na niloloko ka, hindi ako naniniwala, na wala ang mga ngiti ko, kami nila Ate Paulette lagi mo sinasabihan ng mga bagay-bagay, kaya noong dala ni Crystal ang sulat, hindi ako naniniwala. Paano mong nasabi na hindi ka naniniwala, I know how much you love him, saksi ako, si Paulette, habang si Crystal, pag wala ka, palihim na nilalandi si Jacob, lalo na noong nagkaanak ka. Natatawa ako kasi you are planning to propose to him, nagulat ako sa sinabi niya. What? Gulat pa si Jacob sa narinig niya kay Emily. Oo nga, kasi may anak na kayo, tapos ikaw noon, parang wala ka pang balak, kaya siya na lang daw luluhod sa harapan mo, natatawang sabi pa nito. Buti ka pa naniniwala sa akin at si Paulette, nakangiting sabi ko dito. Of course, kilalang kilala ka namin, huminga ako ng malalim dito, saka hindi ka naman umaalis kapag hindi mo ko kasama. Kaya impossible na niloloko mo si Jacob. Kahit si Jacob ay natahimik sa tabi ko ngayon, may confident na ako, hindi ko niloko si Jacob kahit wala ako maalala, maniniwala ako sa mas nakakakilala sa akin. Salamat, sana makaalala na ako para malaman ko ang totoong nangyari, huminga ako ng malalim. Bandang lunch ay nagpadala to ng pagkain sa office, hindi umalis to, kinuha ko ang lunchbox ko kung nasaan ang pagkain ko. Wow, napatingin ako kay Emily, good luck for your first day of work, mommy, basa niya sa kanin mo na may carrots na pa letter, sana all may cholo Jacob, natatawang sabi niya. Tahimik kaming kumakain na tatlo sa loob ng office, saktong natapos ako ay may pumasok na head at agad ako pinuntahan. Miss, may mga nag-aaway po kasi, hindi po namin alam ano nangyari, ayaw po kasi paawat, tumayo ako at agad na unang lumabas sa kaniya. Saan, I asked her, sa front desk kami pumunta at doon may dalawang babae na mukhang mag-check-in na. Ma'am, pareho po na room na gusto nila, problemadong problemado ang babae dito. Excuse me, napatingin sila sa akin pareho, I heard you want a one room, right? Oo, nauna ako dito sa babaeng to, kahit sa kwarto kailangan kaga ka, inagaw mo na nga boyfriend ko tapos aagawan mo pa ako ng kwarto, napabuntong hininga ko dahil doon. Miss, the room is, kasalanan ko ba? Mas maganda ako kasi sayo, masyado ka kasi pa inosente, napapikit ako at hinilat ko ang sentido ko dahil doon. Okay, napatingin sila sa akin, both of you, one is in the 30th floor, the other one is 20th, deal. Deal, halos sabay pa nilang sabi at nakahinga ako ng maluwag. Humagalpak ng tawa si Emily sa likod ko at mukhang tuwang-tuwa sa nakikita ko. Hala Emily, pa-picture naman, ngumiti ako dito at saka mabilis na pamwesto to. Salamat po, miss, huminga ako ng malalim at umalis na doon, dumiretso ako sa office at saka nilinis na ang pinagkainan naming tatlo, may pumasok na waitress at kinuha ang pinagkainan namin, pero ang lunchbox ko ay nilagay ko sa paper bag. Good afternoon miss, good afternoon din, I smiled at her at mukhang nahihiya siya sa akin. Inayos ko na ang buhok ko at saka kinuha ang tumbler ko na may tubig, agad ko ininom yun at tumingin ako sa pinto dahil sa pagbukas ng pinto, sinarado ko na to at binalik sa paper bag. Nis, kahit kailan talaga, naalala ko noon nagbebenta tayo, lagi mo nalang naayos ang mga bagay sa school. Thank you, natatawang sabi ko dito at saka umupo sa sofa. Bukas sama mo si Cholo ha, magde-date kami. Wala naman akong jowa kaya bakit hindi ko nalang hintayin si Cholo na lumaki, ngumiwi ako dito at mukhang kilig na kilig sa kwento. Ako nabubuhay sa anak mo, seryoso ka dyan, humagalpak na naman siya ng tawa at napairap ako, napailing na lang ako sa kalukuhan nila. Pumasok si Jacob na kasama na si Kuya Lesander kaya naman napaayos ako ng tayo. Kuya Lesander, humalik si Emily dito at kinagulat ko. Good afternoon, Kuya Lesander. Nakangiting bati ko dito at tumango sa akin to. You pranked her, he asked Emily and Emily nodded, next na si Ate Yvonne, balak ko sana ay prank siya na kunyari bibigyan ko siya ng house and lot. I gave her house and lot already Emily, what? Halos sabay pa namin ni Emily na gulat na tanong dito. Yep, I gave her resort, also gusto niya daw ng resort na siya ang tao, napatango kami dito at ako naman ay hindi makapaniwala. Ganon kaluho si Ate Yvonne, Jacob asked him, she blackmailed me, Jacob, hindi ko kaya mawala kapatid mo kaya ibibigay ko lahat, hangang-hanga akong nakatingin sa kaniya. Nagulat ako nang tumunog ang cellphone ko, kaya naman kinuha ko to and I saw a no number.
Chloe, nagulat ako nang agawin ni Jacob ang cellphone na hawak ko. Who's this? Who are you? I texted back. Inagaw ko sa kaniya yun, that's my phone, naiinis na sabi ko na kinairap ko. Jeremy, kumunat ang noo ko at bumilis ang tibok ng puso ko dahil doon, he's dead. Ano to, tinago ko na ang cellphone ko sa katumingin kay Jacob, kinagat ko ang ilalim ng labi ko, hindi ako makapaniwala, sa harapan ko siya nag-flatline noon, pero ano to? Sino to para lukuhin ako, bakit ganito, are you okay, you are pale. I'm fine, umiwas ako ng tingin dito, that man, he's the reason why I left my family, gusto ko siya makilala pero bakit ganito, patay na siya kaya paano siya nakakapag-text ng ganito sa akin, kitang-kita ko sa hospital, noong dinalaw ko siya, nag-flatline siya at hindi na siya na-revive, I was there, too, noong nilagay siya sa morgue. Kaya paano, are you sure, oo nga, naiinis na sabi ko dito. Kaya paano siya mabubuhay, bakit ganito, huminga ako ng malalim. I want to see him and asking him about what happened years ago, kung totoo ba ang ginawa ko o hindi, anong dahilan, bakit ganito. Gusto mo ba umuwi muna, you are shaking, tumingin ako sa kamay ko at oo nga, nanginginig ako. Tumingin ako kay Jacob na puno ng pag-aalala ang kanyang mukha, umiwas ako ng tingin dito at kinagat ko ang ilalim ng labi ko. Chloe, tumingin ako kay Emily, paano ko sasabihin to kay Jacob, hindi ko alam ang gagawin ko, hindi ko alam. Sasabihin ko ba o hindi pero natatakot ako, pinagpasyahan namin umuwi ng maaga, nasa kwarto lang ako at tahimik na nakaupo sa loob ng kwarto ko, tulala ako at hindi makausap si Jacob sa totoong nangyari. Ayokong bigyan siya ng dahilan ulit para masaktan ulit. Bumukas ang pinto at tumingin ako kay Jacob, I lent my phone to him and he took it. I thought he was dead, he is, I was there kaya nagulat ako, ano to, kinakabahan na sabi ko, paano niya nalaman ang number ko, sunod na tanong ko dito at napatitig siya sa akin, patay na siya kaya paano? Napaupo muli ako sa kama at huminga ng malalim, hindi ko makakalimutan, pareho sila ng mukha noong lalaki na MVP sa FEU, siya talaga nakita ko sa hospital noong dinala ako ng doktor doon na baka sakali kilala ko ang lalaking yun, tumulo ang luha ko. I will investigate it, I nodded to him, ayoko lang na may maisip ka sa akin, that's why I lend this to you, he nodded and smiled a bit, thank you, umiwas lang ako ng tingin dito, nanatili ako nakaupo sa kama, huminga ako ng malalim at tahimik lang ako sa kama. Inuwi ni Paulette ang anak ko, sinabi ko sa kaniya ang tungkol sa text at hindi siya makapaniwala, I told her also that I met Emily and sinabi niya na Emily is our best friend too, pag si Paulette nagsasalita ay naniniwala ako. At si Paulette na lang ang mapagkakatiwalaan, but when I heard about Emily, isa na din siguro siya sa pagkakatiwalaan ko. Kung alam mo lang, lagi niya binabara si Crystal, natawa siya ng mahina sa akin, minsan pinapaalis niya si Crystal para lang magka-alone time kayo ni Jacob, napailing ako dito, seryoso ba? She nodded. Diyos ko, kung tumawa yun sakop ang buong lugar, hindi ko tuloy makalimutan ang tawa niya kanina na sobrang lakas, kaya naman kahit ako ay tawa din ng tawa, kahit papaano ay nawala ang takot ko tungkol sa text. Mommy, how's your first of work? Kissed his lips. Sobrang fine, baby, kasi ang sarap ng lunch, I smiled at him. Siyempre, I prepared that po, ngumiti ako dito, hinding-hindi ko iiwan ang anak ko kahit anong mangyari, hindi ko ipagpapalit sa kahit anong bagay ang anak ko, hindi ko hahayaan na masaktan siya. Hinawakan ko ang pisngi nito, hinaplos-haplos ko to habang umiinom ng yogurt na dala niya, malaki ang yogurt at mukhang kanina niya pa kinakain. Masarap ba yan? Opo, masayang sagot niya sa akin. Umalis na si Jacob at hindi ko alam kung saan, kaming dalawa lang ang anak ko na nagsabay kumain, pansin ko nga na hindi niya hinahanap ang daddy niya. Your dad, he told me that he needs to find someone who hurt us, mommy, kumunot noo ako dahil doon. Hinahanap niya si Jeremy, dalapan nito ang cellphone ko ha? Saan niya hahanapin si Jeremy, patay na to kaya bakit niya pahahanapin? Nakatulog ang anak ko sa tabi ko. Ako naman ay tahimik na naghihintay kay Jacob. Hindi ko alam kung anong oras siya uuwi. Nakarinig ako ng tunog ng sasakyan kaya naman agad ako humiga at ipinikit ang mga mata ko. Niyakap ko ang anak ko habang nakahiga kaming dalawa, pikit ang mga mata ko na parabang totoong natutulog ako. Narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto namin, hindi ko hahayaan na maaga kanya muli sa akin, hindi ko hahayaan na kunin kanya sa akin, handa akong lumaban,
Mabilis ang tibok ng puso ko at hindi ko magawang makapagsalita, hinalikan nito ang noo ko. Akin ka lang, Chloe, hindi ko alam bakit ang sarap pakinggan ng mga sinasabi niya, sobrang bilis pa ng tibok ng puso ko habang nakahiga ako. Cholo, anak, atin lang ang mommy, okay, he said to his son na natutulog ng mahimbing, itatago natin si mommy, wag lang siya makuha sa atin. Mahal niya pa ba ako, bakit ganito, napatawad niya na ba ako, sana totoong napatawad niya na ako, sana hindi niya na ako saktan dahil natatakot na naman ako. I can't lose your mother baby, kahit anong galit ko, mahal na mahal ko pa rin ang mommy mo, my heart melt. Gustong tumulo ng luha ko, uunahan ko sila, wag lang tayo masaktan, hinding-hindi ko kayo iiwan, kahit anong mangyari Jacob. Hindi ako papayag na mawala kayo sa akin, mahal na mahal ko kayo ng anak natin, hindi ko hahayaan na makuha kayo ni Crystal sa akin dahil gagawin ko din ang lahat para sa inyo. Muli ko naramdaman ang halik nito sa pisngi ko, ang pagpapanggap kong pagtulog ay tuluyan na akong nakatulog dahil na din sa haplos nito sa aking buhok.